Alam mo, pag pinabayaan mo yung maliit na apoy, magiging sunog yan. At ang susunogin yan, mga karapatan mo. So, isa sa mga karapatan na nasusunog kapag ang isang taxpayer ay consider niya or ine-exercise niya yung right to remain silent. Ito po yung nasusunog. Right to prosecute revenue officer 180 days. Kung napanood niyo po yung video ko, ayan, pakita ko lang ho sa inyo. Sa mga hindi pa ho nakapanonood, ito po yung video na makukuha niyo ho sa Tax Specialista YouTube channel. Ito ho yung title, More Than 180-Day-Old LOA Means Dismissal from BIR and No Assessment for a Taxpayer, RMC 82-2022. Ibig ko lang ho sabihin mga ka-taxpayer ko, meron ho kayong karapatan na protection na ng karapatan ninyo. Enjoy your rights. Napakadaming rights. Right to create your own opportunities. Isa sa mga paborito kong rights yan eh. Kasi I create my own opportunities para mas maraming tao ang kumita at mabiyayaan ng mga benepisyo na napapaloob sa taxation. At ito pong right to prosecute, mabuting karapatan ho yan. Napakabuting karapatan sa mga taxpayer na naghahanap ho ng kaginhawahan sa buhay, lalong-lalo na. Ngayon, magre-resume na naman yung letter of authority, sigurado ako na stressful na naman ang buhay ng mga taxpayer. Alam mo, isa sa mga mararamdaman mong stress na stress ka, masakit yung batok mo. Yan. O kaya sumasakit ang ulo mo, walang kadahilanan. Stress ka niyan. Isa sa mga nagbibigay ng stress ay itong letter of authority. So sa araw na to mga ka-taxpayer, kung minamahal, maliwanag naman na napag-aralan natin na ang isang revenue officer na hindi nakatapos ng pag-audit sa loob ng 180 days ay matatanggal ho sa trabaho. Ayan ho, dismissal. So, paano dinidismiss? Ano dapat kong patunayan? Maliwanag ho sa ating batas na meron kang dapat patunayan. Ito po yung nire-require ng ating batas na sa Revenue Memorandum 53-2010, patunayan mo na hinaharas ka ng revenue officer. At isa sa mga harassment, lima ho yan, i-discuss ko ho yung lima later on at panoorin nyo lang sa aking YouTube at saka sa Facebook page ko ka-taxpayer. Ano po? Yung unreasonable, unjustifiable delay in the investigation. Maliwanag ho yung kailangan nyong i-determine. Number one, unreasonable, unjustifiable delay in the investigation. So, ang una nyong patutunayan is naka-receive kayo ng letter of authority. Number one yun. Number two, na-inform nyo yung BIR official na kayo ay nagpapa-audit. In writing yan, ang ginagamit ko dyan ay request for immediate audit. Pakita ko lang ho sa inyo yung mga templates ko. Ayan po yung mga templates ko. So, isa sa mga strategy, pagka-receive, sinasabi ko, huwag ka nang umalis, sir. Huwag na. Maupo ka dyan. Keep yourself comfortable. And we will give you all the convenience na nire-require ng batas. More than that, ano yun? Mag-audit ka na ngayon. That's the convenience. Bibigyan ka namin ng upuan, bibigyan ka namin ng lamesa, bibigyan ka namin ng place, bibigay namin yung mga available and accessible records namin. Simulan mo na. Usually yan, sir, ire-refuse yan ng mga revenue officer. Ayaw nilang mag-audit on the first day. So, very important, yung template, kung kailangan ninyo, meron tayong request for immediate audit. Kailangan nilang ma-receive yun. Kasi, once na hindi sila nagsimula on the very first day, meron ka ng ebidensya na ayaw nilang mag-audit. Ayon. Hindi pupunta yan, sir. Pipilitin niya, e-extend niya ng 10 days kasi within 10 days, meron ngayon siyang karapatan na isuhan ka ng first notice.
Ibig sabihin, hindi mo siya pinapayagang mag-audit. Huwag kang pumayag. Kaya meron tayo ngayon sa susunod nating gagawin, sinasabi ko na, gagawa kayo ng request against unjustifiable delay in audit investigation. Yan ho yung ginagawa ko. Unjustifiable delay. Meron ho tayong template para dyan. Timing. Sinasabi ko ho sa inyo, timing is of the essence. Yan ho, isa sa mga strategy na gusto kong matutunan ninyo. Paano, sir, ginagamit ang timing? Sa susunod nating lecture, isisiwalat ko ho sa inyo yan. So, the first day, meron tayong request for immediate investigation. Within 10 days from receipt of the LOA, magpa-follow up ka ng letter at ang tawag doon ay request against unjustifiable delay. Kasi ang sabi ng ating Supreme Court, dapat mag-umpisa yan within 10 days. Hindi nag-umpisa. So, pag hindi ka sumulat, hindi ka magpa-receive ng sulat, hindi mag-umpisa yan. At ikaw yung pinag-uumpisahan, pinag-iisipan na kasuhan. Kasi sa pagkaso nila, dadali yung trabaho. Pag-explainan ko kayo later on tungkol dyan. Okay? Paano ginagamit ang subpoena duces tecum para lokohin, tarantaduhin, at gaguhin ang mga taxpayer sa Pilipinas? Hindi ko sinasabing lahat. Mas marami ho yung gumagamit ng technique na yan. Legal ngang technique. Pero masakit sa mga taxpayer yan. So iwasan ho natin yan. Yun ang sinasabi ko rito. Ano? Next is timing. Pagka-receive nyo yun, wala na kayong gagawin. Kasi nag-request for immediate audit na kayo, nag-request against unjustifiable delay in audit na kayo, wala pa rin ginagawa. So, on the 178th day, dun nyo na ngayon i-unleash yung another weapon nyo. Third and final notice, against unjustifiable delay. 180 days nga lang, sabi sa batas, sabi sa BIR. Sa BIR, ayan, sa lecture ko nung nakaraan, yan ho yung title. Sabi dyan, 180 days lang dapat matapos na revenue officer. Di gawin mo sa 179, third and final notice yung ibigay mo. So, kompleto ka na sa ebidensya. At kung wala kang panahon para gumawa ng third and final notice, meron ho tayong template dyan. So, lumagpas na yung 180 days. Doon sa 181, gagamitin mo na ngayon yung request for immediate audit mo, yung request against unjustifiable delay, and third and final notice mo to conduct investigation. Maaaring ganun ang title natin. Gagawa ka ng complaint. So, ano ang itsura ng complaint? Magbibigay ho ako ng mga free copies ng complaint. Na kayo na ho, fill in the blanks na ang gagawin nyo. Provided, ha, mapuprove nyo sa akin na itong video, ha, ay isi-share ninyo sa 30 Facebook communities. Kahit pare-parehas kayo ng Facebook communities, okay lang sa akin yun. Prove mo lang. Kasi do-double check ko yan Do-double check ko. So, sa mga gustong humingi, simple lang. 30 FB communities, i-share nyo ito, you can get a copy of the complaint affidavit for the dismissal of revenue officer because there is unreasonable delay, unjustifiable delay in the conduct of audit. So with that, mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you. Panorin nyo susunod na video. For life.